Hey mga kasari, welcome back to my channel. And for today's video mga kasari, isishare ko sa inyo yung pinamili ko kanina kasi nakapag-grocery ako kanina. Worth 20,000 and papakita ko sa inyo kung gano'n ba karami yung 20,000 and konting kwentuhan lang din about sa mas maigi ba na magkaroon ng helper dito sa ating tindahan or mas maganda kung mismong tayo na ng store owner ang mga ngasiwa ng ating tindahan. So kung gusto mong malaman, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na isi-share ko. So mga kasara, ito palang status ng aming tindahan. Ayan, dahil nakapamili nga ako, ayan, na-displayan ko na rin siya ng mga chicheria. So ayan. So may mga, ayan, may mga bakante na hindi ko pa na-refillan. Ayan, ito yung ating, ayan, lighter na lang nakaligay kasi wala na kasi talaga chicheria. So yung candies ko talaga, umulis ka dyan Miming, laging may entra talaga itong mga pusa namin. Ayan, ang dami po nila talaga. Ayan, pamilya yan sila. So ito is talagang wala na ako masyadong tinitindang candies kasi nga mahal. So ayoko naman magbenta ng 2 piso isa. Ito nga 2 piso na mali ako nang bilhin yan. So ayan, 2 pesos na siya pala talaga. So ayan yung itlog namin ng konti na lang. And ito yung sa taas naman. Ayan. Ito malakas talaga itong mga pang wholesale namin na kapinin. And itong Bear Brand na bentahan ko 125. So ayan, ito yung aming ito yung pinamili ko kanina. Ayan, bali 5 boxes lang siya. Ayan, ang gulo, diba? So ganyan ang itsura kapag bagong pamili. So yun nga mga kasari, namili ako kanina ng worth 20,000. Ayan, ito yung aking resibo. So nakakalungkot lang kasi yung worth 20,000 na yun is limang box na lang siya, tapos ilang piraso na lang siya. Unlike dati talaga na kapag bumili ka ng 10,000 nga lang is maraming boxes na siya. Ibig sabihin mas marami kang nabibili. Pero dahil nga is mahal na yung bilihin ngayon, so yung 20,000 is konti na lang talaga yung mapapamili mo. So marami naman ako nakuhang promo kanina. More on mga dilata siya. And ito yung ginagamit ko na pang tagger, pang price tag kasi mas ano to, mas formal siyang tignan and mas convenient, mas malinis siyang tignan. So naglalagay ako ng price, gumagamit ako ng marker kapag sa mga ano, mga sachet ganyan. Pero kapag dilata talaga kasi nga dahil lagi nagpapalit ng presyo yung mga dilata, so ito yung nilalagay ko. Mas madali kasi siyang palitan. In case na tumaas yung dilata, mas madali siyang palitan kaysa gumamit ka ng marker sa dilata. So ito, all-time favorite. So, ito is nabili ko siya. Matagal na to. Super. Halos kaedad to ng tindahan namin. So, ayun nga mga kasari. Ang pag-uusapan natin ngayon is, okay lang ba na magkaroon ng helper or meron kasama sa tindahan ninyo? So, sa akin, ang naranasan ko yan, kumuha ng tauhan. Meron din ako naging tauhan sa water station namin na hindi namin siya kaano-ano. And halos lahat din naman ang nakuha ko is kamag-anak namin, kamag-anak ng asawa ko, and yung mga kapatid ko nga, sabi ko nga sa inyo. Pero mahirap na magkaroon ng tauhan kung hindi mo kaano-ano talaga. Or meron pa nga akong na-encounter, pero hindi naman sa akin, hindi ko naman experience. Pero meron ako nababasa sa mga group na ano, kahit daw kamag-anak nila is nagkakaroon sila ng pangit na experience, which is ayun nga, kapag pera talaga yung nakasalumuha mo everyday, talagang matitemp. So ayun, natitemp sila. So nandun yung nangungupit, nangunguha ng pera, ganyan na hindi mo alam. So ikaw na store owner, akala mo safe yung tindahan mo sa kanya, pero yun pala is ayun, ginagawa ka ng masama. So for me, sa opinion ko is okay lang naman magkaroon ng helper as long as kilala mo yung tao, and mas maganda talaga is yung kadugo mo siya, so meron siya kasing konsensya para hindi ka gawa ng masama. Pero yun nga, sa mga nakikita ko is talagang maraming worse na experience sila. So yun nga, naka-experience din kami nun sa water station namin na kinukupitan nga kami na hindi namin alam. So akala mo bumibenta ka ng ganito ganyan, kasi kapag sariling tindahan mo makasari at na experience mo naman i-handle yung sari-sari store mo at alam mo kung magkano yung nabibenta niya sa isang araw, at kapag tinurn over mo yun dun sa kasama mo, malalaman mo yung difference eh, kung bumibenta ba siya o hindi. So dun pa lang is malalaman mo na kung nangungupit siya. So ayun, so sa akin, advice ko lang, kung kaya niya naman i-manage yung
sari-sari store niya, mas maigi na kayo na lang mismo yung mag-handle kaysa kumuha kayo ng tauhan. So, kasi ano nga, yun nga, nakakatakot kasi magkaroon ng experience na gano'n na kukuhanan ka ng pera, kukupitan ka. Pero meron namang instance na kukuha ka ng helper pero nandun ka pa rin sa cashier. So, ikaw pa rin yung magmamanage ng pera. Siya lang is yung mag-a-assist sa customer. Pwede yung gano'n. Pero sasabihin mo na ipagkakatiwala mo na sa kanya lahat. Ang hirap kasi, pera kasi yan. So, lahat is natitin talaga pagdating sa pera. So, ayun. Kaya, mas maigi ko ako, kung kaya naman is kayo na lang yung mag-manage ng inyong sari-sari store para walang problema. So, eto nga mga kasari, ang ating first na pa-promo. Ayan. Eto, nakabili ako ng Star Margarine na sachet, which is meron daw akong dagdag kitang 18 pesos. So, sa mga ganitong mga pa-promo mga kasari, dito ka kasi, ano, malaking tulong to sa atin. Dito ka mas kikita ng mas malaki. Or, makakakuha ka ng mga loyal customers sa pamamagitan ng mga pa-promo ito. So, paano yun? So, kung ito ay nakuha mo ng may promo, pwede mo rin itong ibenta ng mas mura sa kanila. Diba? So, mas mura ka compare sa mga competitors. So, kaya kami talaga mas pinipili namin na kung saan yung may promo, dun talaga kami. Kasi yun, ang ginagawa ko naman minsan, binibenta ko siya ng mas mura or pinapapromo ko rin siya. So, ayun. Either sa dalawang yun. So, ito rin. Ayan, yung Star Margarine naman na nasa lalagyan siya. So, ito, nakasave ka daw dito ng, ay hindi, 10 pesos off. So, ito ay nakaless ka naman ng 10 pesos. So, sa mga ganito, ayan. Binibenta ko siya ng per each. Ayan, and puro mga biscuit yung pinili namin and mga dilata kasi yung wala dito. Dito kasi sa amin, pagpatak ng 4 a.m. onwards, daanan kasi ito ng estudyante. So, maraming bumibili ng mga biskwit na pambaon nila. Kasi mas mura sa mga tindahan na katulad nito sa amin kesa dun sila bibili mismo sa school kasi medyo may kamahal. So, kaya madalas nauubos agad yung aming mga gandang mga biskwit. Ito din, meron siyang free na greatest white. Ayan, yung ating sinigang mix. So, itong sinol naman is always naman itong may pagganito. Ayan. So, ito, binibenta ko to ng 17 pesos each. And ito, dahil ano lang naman siya, naka-free. So, ayan, individual ko din siyang ibibenta. Ayan. And ito, meron din ditong ito, oh, dagdag kita daw ng 35 pesos. So, ito ay tomato sauce na maliit. Ayan. So, sa mga paganitong promo talaga mga kasari, dito ka talaga kikita ng mas malaki at mas malaki ang may tutulong nito sa tindahan. Lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang mga kasari. Sa grocery, kapag pupunta kayo, talagang kailangan is masipag kayong maghanap ng mga papromo na katulad nito. Minsan kasi nakatago yung mga ganito. Minsan naman meron silang section na puro papromo lang. So, talagang, ano ka, titignan mo talaga isa-isa kung meron. So, ayan. Ito kasi yung mga pinagkakaguluhan ng mga mamimili kapag ikaw ay pupunta ng grocery store. And nga pala, sa susunod, pag-usapan natin yung grocery. Na, yung grocery, syempre familiar na kayo dun sa apps na yun. So, meron kasi ako dong experience na maganda at hindi. So, gusto ko yun i-share sa inyo sa susunod na vlog ko. Ayan, kasi bumalik loob na naman ako kay grocery. Nag-order na naman ako sa kanila through online. Ayan, pag-usapan natin kung okay ba na umorder sa kanila or hindi or ano ba yung mga experience na pangit. And itong cheese whiz, ayan, always naman din itong may papromong ganito. Ito naman is may free daw siyang isa. So, ayan. So, ganito, pag ganitong oras is, ayan, i-display ko na siya. Ngayon ay 4 a.m. ng umaga. Dahil nga 24 hours kami, so ako'y nagbabantay nakatoka sa umaga. So, ayun. Balik tayo din sa usapan natin na kung kukuha ka ng helper. So, disclaimer lang mga kasari. So, it's up to you kung gusto nyo ng helper or hindi. Pero, yun nga, sinishare ko lang sa inyo yung experience ko and sa mga nababasa ko sa mga group ng sari-sari store. So, ayun nga, mas maigi as much as possible kung kaya mo naman i-handle yung sari-sari store mo or andyan naman din yung asawa mo na parehas kayong focus sa tindahan. So, mas maigi na kayo na lang dalawa yung mag-handle. So, dito, swerte lang ako kasi nandito yung tatay ko. So, talaga, syempre, trustworthy. Siya, trusted talaga siya namin. Siya rin mismo, ayaw niya rin ipagkatiwala yung tindahan sa iba. Dahil nga, mahirap kasi na makupitan ka kahit sabi mo na maliit na value lang yung kukupitin niya. Pero kung araw-araw naman siyang kumukuha, diba? Eh, sa ganitong sari-sari store is maliit lang din yung ating tinutubo. Diba? Papiso-piso, dalawang piso. So, umaasa lang din tayo kapag naipon yun. So, kung kukupitan ka, edi, di ba, sayang yung pagod.
So ayun, thankful lang din ako kasi nandiyan siya. Siya yung kapalitan namin. Pero yun nga, kung tutuusin kayo naman namin kumuha ng helper talaga. Kaya lang, ang hirap eh. Kasi, pera kasi talaga yung nahawakan. Sobrang hirap. Hindi pa ako decided na kumuha talaga ng ibang tao para maging katuwang namin. Pero yun nga, sa mga malalaki sigurong store na yung as in talaga organized, ganyan, nandun naman yung capable ka na ikaw yung magbantay sa pagkakaha, tapos sila yung mag-assist. So, okay yun, pwede yun, goods na goods yun. Basta yun nga, mababantayan mo dapat yung pera mo. Yun yung importante. And ito mga kasari, meron ako nakuha ng Century. Sabi dito is, nakasave ka daw ng 23.25 cents. So, ito naman is Century Flexing Oil, yung bilog. And meron siyang free hands. Ayan, free hands. So, ito ay free, tapos meron ka pang eh, nakasave ko din ng 23 pesos. So, ayan. Itong pork and beans. And, meron din itong si Sterilize. Ayan. Ito naman is nakasave ka daw ng 8 pesos. So, ito is mabenta sa amin ito. Ayan. Itong Sterilize na with straw. Ayan. And, ito. Ito naman is lagi namang merong pa-promo to si Dapat. So, ayan. Ito yung madalas kong bilihin kesa sa mga pa-individual. Kasi, ewan ko lang, mas mura ko siyang binibenta. Itong maliit na to is 8 pesos. Yung malaki ko is 12 pesos. So, ayan. Basta ganito yung bibilihin ko. Ayan, meron siyang free na isa. So, ayun yung mga pa-promo na nakuha ko kanina. Actually, marami pa kaya lang nandun siya sa ilalim ng box. So, more on mga, ano yun, mga katulad nitong naka-tie up. Ayan, mga ganitong naka-tie up na may pa-free sila na ganito na isang dilata. So, ganun yung nakuha ko kanina. So, pag mga ganun talaga is, hindi ako nagpapahuli kasi malakas naman yung dilata namin dito. And nakakatawa, lahat ng mga pa-promo nila is malalakas naman dito. Like, yung meatloaf, ganyan. And itong Century, ito mabenta talaga pa dito. So, ayan. So, ayun. Kapag talaga nag-grocery ako, mas hinahanap ko talaga yung mga promo. Hinuhuli ko na yung mga kailangan kong bilhin. Pag nakakita talaga ako ng pa-promo, ayan, mas na-detempt talaga akong bumili ng mas marami. Kasi doon lang tayo kikita ng mas malaki. So, yun yung aking grocery ko kanina. So, yun nga, worth 20,000. Ang konti lang. 5 box lang siya. Hindi pa ako nakabili ng alak doon and ng sigarilyo. So, ganun na lang kakonti yung 20,000. So, ayun, nakakalungkot. Pero wala eh. Kailangan nating sumunod sa flow ng inflation ng buhay. So, ayun, diskarte lang talaga. So, yun nga ang sharing ko for today mga kasari. Sana nagustuhan ninyo. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi updated sa mga videos na share ko.